Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Hi guys, isang magandang umaga po sa lahat. Hello mga ka-vlogs, welcome back po sa channel natin at welcome back din po sa kusina ni Popski. Ngayon po naisipan kong gumawa ng beef stew kasi nakita ko tong wine na to, matagal na to sa cupboard sa pantry. Regalo pala sa nanay ko yan nung girlfriend ng anak ko dati. Hindi naman niya iniinom, hindi rin masyado ako, hindi rin ako fascinated ngayon sa pag-inom na alcohol. Since nung nag-convert po ako, hindi na ako uminom ng alak. So, matagal na. From 2018 until now, hindi pa ako tumitikim ng alak. So, naisipan ko gawin to, gamitin ito sa pagluluto, yung wines. Actually, marami nang pwedeng paggamitan yan. So, ayun, kaya gagawa ko ngayon ng beef stew. So, ayan po, meron pa yung 1 kilo beef dito. Ano to, laman siya. Yung part na sirloin, para malambot. Tapos meron akong ni-ready na ron na beef stock. Meron akong beef stock doon. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong celery. Kinap ko na siya. Meron tayong carrots, potato, onions, tsaka garlic. Meron din tayo dito laurel. Tapos lalagyan ko rin siya ng isang cube ng beef cube. Meron din tayong ilalagay din tayo ng thyme. Tsaka, actually ito pang slurry lang to eh. It's either gusto nyong gumamit ng all-purpose flour. Ang ginamit ko, cornstarch. So, ang pang-season natin, meron tayong salt and pepper lang. Tapos, meron din tayong, gagamit din tayo ng tomato paste. Yan. Yan po ang ingredients natin sa ating beef stew. Itong ano na to, kinat ko na siya ng into cubes. Actually, mas malaki nga sa cubes eh. It's a chunk. Masyado malaki sa cubes. So, ganyan na yung inano ko para madaling ano, pagka kumuha ka, solve ka na. Isang slice pa lang, solve ka na. So, ayan, yung ano natin, yung ingredients natin sa beef stew natin. Meron pa dyan hindi kasama na ano, actually hindi naman talaga kasama dyan sa ingredients na yan. Pero lalagyan ko siya kasi ilalagyan ko nito. So kasi po lahat ng niluluto ko, talagang nilalagyan ko ng sili. Otherwise hindi ko makakain. Gusto ko yung laging merong kick. Ginaganahan akong kumain pag may anghang yung ano eh. Kung mapapansin nyo sa mga luto ko, lagi siya may sili. It's either may sili or may ginger. Pero this dish doesn't necessarily need nung ginger. Kasi American dish to, yung beef stew eh. Very tropical yung ingredients ng ano eh, ng ginger. So hindi ko siya lalagyan ng ginger ngayon, yung meat. Pero lalagyan ko siya ng favorite kong chili, chopped chili. So ayan guys, magsisimulan na ako. Ito i-ano ko siya muna, yung browning ng tinatawag na kakaramelize ko muna siya. Yan muna ang gagawin natin. Bago mag-proceed sa pagluto ng ating beef stew. So let's go guys. Samahan niyo ako. Acting so different than when back when we had it easy. Now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 yeah. Cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away.
After that, tanggalin muna natin siya. Transfer natin. So now, we are left with very little oil, so dagdagan natin ng olive oil ulit. Lagyan natin yung bawang saka sibuyas. Kita translucent lang natin tong bawang saka sibuyas. Tapos babalik ko ulit ito. Lagay ko na yung fine. Lagyan natin ng pepper. Diba nakikita nyo yung ano na yan, masyadong ma-flavor yan, masarap ang lasa niya. Kasi nag-ano yan, kung pinaka-crush mong meat kanina, di ba? So, i-deglaze natin siya nito. Gagamitin na natin ito. So, yan. Ang red wine. I-deglaze natin siya ng red wine. Kasama na yung meat. Yan, para matanggal lahat ng flavor. Kasi papalitan natin 'tong ano, papalitan natin 'tong kawali. Yan. Tanggalin yung flavor niya. Ilipat natin siya ng mas malaki, medyo malaki. Lagyan na rin natin itong laurel. Tsaka itong isang cube ng beef. Buhusan na rin natin siya itong beef stock. Wait, nakalimutan ko palang isama sa saute yung tomato paste. Ibigyan pa natin. Talagay ko na rin yung sili ko. Para pumapit yung lasa. So ayan guys, tataklaban natin siya and lulutuin natin siya for 2 hours in low heat. And then, I'll bring it to a boil, tapos pagka kumulo na siya, saka ko siya hihinaan. So since matagal natin siyang lulutuin guys, yung veggies niya, yung carrots, yung potato, tsaka yung celery, mamaya ko siya ilalagay siguro after 1 hour and 45 minutes or 1 hour 30 minutes. Saka ko ilalagay yung veggies. Ayan na. Hihinaan ko na siya tapos tataklubahan ko. Okay guys, let's cook it for 2 hours. In low heat. So guys, ayan na. Nilalagay ko na yung mga veggies niya. Napit na siya magluto. So yung meat
just been cooking for 1 hour 30 minutes. Meron pa tayong 30 minutes para sa veggies. Talagyan ko rin presyon itong mga. Sasamahan ko na kasi marami ako dyan eh. Marami akong stock ng mushroom. So meron akong maliliit na mushrooms tsaka medyo malalaking mushrooms. So sinamahan ko siya, nagbukas ako dalawang lata. Sasamahan, lalagyan ko yung, ano, yung beef stew natin. Tapos ito na yung ano natin, pa yung palapot natin. Ang pinasabaw ko sa kanya ay ano, yung sabaw ng beef stock, kaya medyo masebo. Pero okay lang yan, yun na rin ang ginamit ko. So lagyan na natin guys. Ayun na yung natin, beef stew natin. Lalagyan natin itong beef mushroom, ay yung mushroom, para padagdagin. Yan. Leave it for 15 minutes para maluto lang siya. Tsaka para may ganang konti yung sabaw. Saka ako ibubuhos yung slice, yung papalapot natin. Okay guys, takpan ulit natin. Lagyan na natin yung slurry niya, yung papalapot. Okay na yan guys, hindi ko na inubos. Ito na, luto na siya. Luto na ang ating beef stew. A few moments later. Ito na guys, luto na yung ating beef stew. So guys, ito ang huling sulyap bago ako magpaalam, bago natin sarado yung vlog. Ayan po yung niluto nating beef stew. Ayun, dami. Thank you very much po sa pag-tune in. Maraming naman salamat. Thank you. Bye-bye. Mga salamat.